Hey there guys, what's up? It's me again, Gico, and welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa Goshen, sa Tarlac, sa Bamban. And ngayon guys, syempre magpapa-house tour tayo. At ang ating feature ngayon ay si Mayora, the fearless diva, Jonah or Jonalyn Viray. Ito na nga ang kanyang bahay, ang kanilang family house na syempre talagang naipundar talaga ng nag-iisang Jonah. Dahil nga syempre ilang years na rin siya sa showbiz at nasa 15 years na ata. And you know, talagang itong mga pictures na to ay galing sa kanyang sa social media, sa Star Studio Magazine, na finiture ang kanyang bahay noong lumipat siya from GMA7 to ABS-CBN o Kapamilya Network. At ito na nga ang parang syempre may pagmamalaki ng investment pag syempre meron kang parang syempre bahay, ang laki, ang garbo, at syempre the design talagang pinag-iisipan, and may kita mo na yung touch with black, brown, beige, cream, white. Nandun naglalaro, parang doon naglalaro ang kanyang living area. And ito naman kanyang kitchen na talagang napaka pure white, may cream white ganun, tapos may black pa rin, touch of black. Talagang modern na rin kasi talaga ang bahay or design ni ng bahay ni Jonah. At ito ang living area, ayan. So talagang makikita mo na very yung earth color, may brown, may ayan, 'di ba? May siyempre may plantita din tayo diyan. At siyempre ito yung parang siyempre nandito yung parang kitchen talaga nila, ayan. Siyempre meron siyang pa-blinds diyan na siyempre mas okay yung compare sa curtain. Ako rin naman personally, if ever I got a chance to design my magkakaroon ng interior, mas okay yung may yung blinds. And ayan, no. So hindi masyado napapansin si Jonah sa asa at sa TV ngayon dahil naging focus siya sa kanyang sa bahay niya sa Rizal, na at saka may kinuha siyang lupa doon. At syempre para sa kanyang parang dog shelter, parang dog house. And syempre alam naman natin na si Jonah ay talagang dog lover, pet lover, at animal lover. So ito ang kanyang siyempre master's bedroom, ang bed, ang kwarto o room ni Fearless Diva, ayan. So napakasimple lang, di ba? Ayan, so ayan. So talagang she loves animal talaga. She loves dog so much. Talagang as in ang dami niya. Yan. Syempre bilang artista ka, syempre kailangan set din talaga ang yung mga kagamitan, like yung mga wardrobe, shoes mo, and syempre nakakompile yan. Ayan. So ang ganda talaga ng motif, tsaka yung decoration niya. Talagang very luxury, very ano tawag dun? Basta't magarbo siya. At syempre certified plantita ang nag-iisang Jonah mo, ayan, diba? So halos lahat naman kasi during quarantine na talagang they focused on their plants and to make it more refreshing sa vibe ng bahay, alam mo yon. Parang ang sarap din makita whenever syempre magka-coffee ka ganyan. So yeah, that's it guys. Please continue support Jonah. Syempre aabangan din natin yan dahil may nababalita nga magiging horado siya sa show, sa It's Showtime sa TNT, sa magiging next season nila, kasi kakatapos lang season may nanalo na. And ngayon guys, parang isa siya sa mga dawa, because I have a reliable source, and that person told me na meron nga siyang stint sa It's Showtime na magiging horado nga siya. And sana hopefully makabalik na rin si Jonah sa limelight, sa dahil kakatapos lang nung Love Me Love Jonah, basta yung Valentine concert niya sa YouTube Asia. And ngayon guys sana magkaroon na siya ng single and maging active na sana siya, diba? Because we want the best for her, and we know naman na Jonah is very one ano daw Jonah is one of the greatest singers sa kanyang generation. Hindi naman natin makakailayan. So, yeah. Anyway, guys, thank you for watching. Please do support Jonah's channel. Just visit Jonah and then like and subscribe. And of course, Gico Manangan TV, what are you waiting for? Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.